Tayo po ay magsiyuko at manalangin sa gabing ito. Panginoon, nagpapasalamat kami, O Jesus, for this night that you have given us. Salamat, Panginoon, na kasama ka namin, Panginoon, Lord God, in our weekly Bible study. Alam po namin, Panginoon, that two or three gathered in your name ay kasama ka namin, Panginoon. Kaya patuloy kaming lumalapit sa inyo sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, Lord God, na malayang kumilos sa mga naspirito sa aming kalagitnaan. Be our teacher, be our speaker sa mga oras na ito. And we pray na patuloy na katagpuin niyo po ang bawat prayer concerns at request ng bawat isa po sa amin. Salamat sa inyo pong papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aral natin sa gabing ito, nanghihina ako, bagay ba? Ayan, so kukuhanin po natin yung ating main verse sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Sabi dito, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. So sa Tagalog, alang-alang kay Cristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan. Di ba lahat naman tayo dumadaan sa mga pagkakataon na nanghihina tayo? Sabi niyan, may kasiyahan sa gitna ng pagkutya, sa gitna ng kahirapan, ayan, di ba? Sa gitna ng pag-uusig, or even daw sa gitna ng kagipitan. Sapagkat kapag daw tayo ay mahina, doon tayo nagiging malakas. Kasi yung kalakasan po natin, hindi siyempre nanggagaling sa sarili nating kakayahan, kundi nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon may mga siyam na salita na kahinaan na palagi po natin na experience. Number one, minsan lagi nating nasasabi, di ba, I am afraid. Natatakot ako. Yan. Sabi ng John 14 verse 27, sa mga oras na nakakaramdam tayo ng takot, sabi ng salita ng Diyos, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ayan, di ba? So sa mga sandali pala, na tayo ay natatakot, may mga bagay na nagpapatakot sa atin, tandaan natin, sabi ng Lord, huwag daw tayong mabagabag, huwag daw tayong matakot. Amen. Kasi yung kapayapaan ng Lord, yun yung magbibigay sa atin ng kalakasan para hindi na po tayo maka-experience ng ganitong pakiramdam. So again, sa mga pagkakataon na tayo ay natatakot, tandaan mo, ibinigay na po sa atin ng Lord ang kanyang kapayapaan. Sabi rin dito, sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espirito ng kahinaan ng loob, kundi espirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So hindi bagay talaga sa ating mga Kristiyano ang natatakot. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, ang espirito pala na binigay niya sa atin ay hindi yung panghinaan tayo ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So ibig sabihin, since the Spirit of God resides in us, nasa atin yung espiritu ng Diyos, hindi dapat tayo natatakot. Pangalawa na lagi nating napapakinggan or nasasabi din natin, I am worried, nag-aalala ako. Pero nung sinasabi ng salita ng Diyos, 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Diba? Kasi may mga times, yung mga tao na nagmamalasakit sa atin, minsan napapagod din. Minsan nai-stress din, diba? Yung mga nagmamahal sa atin. Pero sabi dito, yung Panginoon ay patuloy na nagmamalasakit sa bawat isa po sa atin. Amen. Meron siyang pag-aalala sa bawat isa po sa atin. Kaya nga lahat daw ng ating mga alalahanin sa buhay, dapat ipinagkakatiwala lang natin sa Panginoon. Pangatlo na sinasabi natin minsan, I am not wise enough. Hindi ako marunong, hindi ako matalino, hindi ko yun alam, hindi ko yung kayang gawin. Pero nung sabi ng Lord sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Cristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya,
tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Amen. Napakaganda ng verse. Kasi ang sabi dito, saan ba daw tayo nagmula? Kanino raw ba tayo nanggaling? Siyempre, nanggaling tayo sa Panginoon. Kung anong wisdom yung meron ang Lord, amen, that kind of wisdom ay ibinigay rin sa atin ng Panginoon. Nung tayo nakipag-isa sa Kanya, tinanggap natin siya na Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. So, wag dapat nating sasabihin that we're not wise enough, na hindi tayo marunong kasi yung wisdom ng Lord ay nasa atin na po. Pang-apat, minsan nasasabi natin, I don't know what to do. Diba? Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero ang sabi ng Kawikaan 3:5-6, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So minsan totoo yan, hindi mo naman talaga alam ang gagawin mo. Dahil hindi mo alam, edi magtiwala ka sa Diyos. Kasi alam mo na ang Diyos, alam niya ang dapat mong gawin. Kasi tandaan mo, sino bang maker natin? Sino bang lumikha sa atin? Ang Panginoon. Kung may mga pagkakataon na may katanungan tayo, bakit nangyayari ito? Bakit paulit-ulit ko itong na-experience? Bakit ako nahihirapan? Bakit ako nagkakaroon ng ganitong karamdaman or kasakitan? Hindi mo alam ang gagawin mo. Ang sabi ng verse, magtiwala ka sa Diyos. Pero dapat, as we trust in the Lord, dapat buong puso tayo nagtitiwala sa Diyos at hindi sa sarili nating karunungan or kakayahan. Kasi nga, limited ang lahat ng knowledge and wisdom na meron tayo. Pero the Lord is a full God. Amen. All-knowing God. All-powerful God. Sabi rin po ng Psalm 119, verse 125, bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod upang aking maunawa ang aral mo at mga utos. O hindi mo alam yung gagawin, edi humingi ka sa Lord ng wisdom. Humingi ka sa Lord ng pangunawa. Kasi ang kailangan lang naman, lumapit tayo sa Lord. We just have to cooperate with God. Kasi lahat naman kaya talagang ibigay ng Lord. Minsan, hindi lang natin siya na-experience or na-enjoy kasi nga, hindi tayo kumakatok sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng verse, katulad ng ginawa ni David, sinabi niya, I am your servant. Give me discernment that I may understand your laws or your statutes. Ano pa po? Sabi rin church ng Romans 12:12, hindi mo alam ang gagawin mo? Do not conform to the pattern of this world. Huwag ka makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. So lagi siya nagsisimula sa pagbabago ng paraan ng pag-iisip. Renewing our mind. Kumbaga, we have the mind of Christ na, di ba, in us. So kung paano mag-isip ang Diyos, dapat ganun din tayo as Christians. Align dun sa salita ng ating Panginoon. Kasi kapag ang paraan ng pag-iisip natin, katulad ng pag-iisip ng Diyos, magagawa natin yung mga bagay na mabuti, mga bagay na kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng ating Diyos. Ano pa po? Minsan nasasabi pa rin natin, di ba? Hindi ko alam ang gagawin, pero ang sabi ng Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagan at hindi nanunumba. O, di ba? So kung may mga pagkakataon talaga, yes, totoo naman po na kulang ako sa knowledge, kulang po ako sa wisdom. Ang sinasabi ng Lord, ang sinasuggest ng salita ng Diyos, humingi ka sa Diyos. Kasi ang Diyos bibigyan kanya ng sagana, hindi siya nanunumba. Amen. So openly binibigay ng Lord sa bawat isa po sa atin. Number 5, I don't know what to say. Hindi ko alam ang aking sasabihin. Diba yung kanina, we don't know what to do this time. I don't know what to say. So ano po bang sinasabi ng verse patungkol dito? Patungkol sa hindi ko alam ang aking sasabihin. Ang sabi dito sa Matthew 10:19, kapag iniharap na kayo sa hukuman, ayan, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakalob sa inyo sa oras na iyon ang iyong sasabihin. O diba, ibig sabihin sa mga pagkakataon that we don't know what to say, anong sabi dito, ang banal na spirito
ang tutulong sa atin para magsalita in our behalf. So minsan in sharing the gospel, hindi mo naman talaga memorize yung mga verses, wala kang a lot of experiences. Pero as long as ginawa mo yung kalooban ng Lord, ang sabi dito, wag daw tayong mabahala sapagkat ang Panginoon mismo ang magsasalita para sa bawat isa po sa atin. Yan. Number 6, ito na experience din natin as we go along, di ba? Sasabihin natin, my faith is weak, mahina ang pananalig ko. Ano bang gagawin ko? Sabi ng Gawa 1:8, subali tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito'y nangyari na po in the early Christians. Amen. Tayo, nung tinanggap natin si Jesus sa Panginoon na tagapagligtas ng buhay natin, binabaan na rin tayo ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, taglay natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. And because of that power, may empower din yung ating pananampalataya sa Diyos. So, in times na mahina ang ating pananalig, in times na nangihina tayo, hingi natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin na din po. I-acknowledge natin yung power ng Holy Spirit. Ang sabi rin church ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galakong ipagmamalaking aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So this was Paul praying to God more than 3 times. Sinabi niya, Lord, alisin niyo na po ang thorn of the flesh na ito. Pero hindi yun inalis ng Lord. Ang sabi ng Lord, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ba? Diba? Totoo yan. Kasi imagine na lang kung lahat ng pangangailangan natin ay nasa atin, all is well, wala tayong problema, wala tayong concerns, amen. Hindi na natin nahanapin ang presensya ng Diyos. Pero sa mga oras na nangihina tayo, sa mga oras na we truly need the presence and the guidance and the love of God, doon natin mas na nakikita na mas napapalapit tayo sa Lord, mas tumatatag yung ating pananampalataya sa Diyos. So kaya may mga weaknesses po tayo. Ginagamit siya ng Lord para patuloy na mag-rely tayo sa grace ng ating Panginoon. Ano pa po? Sabi ng Philippians 4:13, I can do all this through Him who gives me strength. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Nahirapan ka? Yes. Given yan. Wala kang financial provision? Yes. Given yan. May sakit at karamdaman ka? Yes. Given yan. Pero ang sabi dito ng verse, magagawa mo yung mapagtagumpayan. Magagawa mo ba dahil sa sarili mo because of your own strength? Hindi. Dahil sa lakas na kaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. So yung Lord pa rin ang magbibigay po sa atin ng strength sa mga pagkakataon na tayo nangihina. Pampito, I'm tired. I don't have energy. Pagod na ako, lanta na ako. Diba? Minsan nasasabi natin yan. Burnout, stress, yan. Sabi ng Jeremiah 31:25, I will refresh the weary and satisfy the faint. Bibigyan ko ng inumin ang nauuhaw at bubusugin ang nanlulupay-pay dahil sa matinding gutom. Diba? So minsan nangihina tayo. Minsan napapagod tayo, nakukulangan tayo ng energy, pero sino magre-refresh sa atin? Sino magsasatisfy sa ating mga kagutuman, sa ating kapaguran? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano pa pong sinasabi ng verse? Sabi ng John 4:14, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa inyo ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, isang maganda kasi dito, kapag naunawaan mo talaga yung grace of God, totoo na napapagod tayo, totoo na nawawala tayo ng energy, nalalanta tayo. Pero kapag alam natin na tayo ay nasa Panginoon, amen, malalaman natin at mapapatunayan natin na andun pa rin yung refreshment, andun pa rin yung spring of water welling up to eternal life, na parang kahit na may mga problema tayo, napapagtagumpayan pa rin natin, nagiging masaya pa rin tayo kasi hindi tayo nakarely dun sa mga bagay na in-offer ng world,
kundi nakarelay tayo dun sa in-offer ng ating Panginoong Heso Kristo sa bawat isa po sa atin. And that is eternal, hindi lang siya panlupa. Sabi rin ng Psalm chapter 1 verse 3, katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon, anuman ang kanyang gawin siya'y nagtatagumpay. Di ba napakaganda? Minsan pagod tayo, minsan tired tayo, minsan may mga pagsubok ng buhay, yan dumating yung pandemic. Pero marirealize mo, ay hindi pala ko pinabayaan ng Diyos. Marirealize mo, ay kasama ko pala ang Diyos. Sa oras na kailangan ko siya, naroon siya. Amen. At sa oras na kailangan ko ng pagsama niya, nararamdaman ko na andun yung presensya ng Diyos. At hinahayaan niya ako na patuloy na magtagumpay sa buhay. Amen. So that's the goodness of God. Number 8, I cannot afford to do good. Hindi ko na kayang gumawa ng mabuti. Diba minsan, dahil gawa ka ng gawa ng mabuti, napapagod ka rin, na-stress ka. So minsan nasasabi natin, hindi ko na kayang gumawa ng mabuti. Bahala na kayo dyan. Nagsawa na ako, napagod na ako. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So the Lord is able to bless us abundantly so that in all things at all times, having all that we need, we will abound in every good work. So ang Lord pala ang nagpapasagana sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa mga pangangailangan natin sa buhay tayo pinapasagana ng Lord, hindi lang sa mga bagay na material or financial. Pero tandaan mo, binibless tayo ng Lord so that we could be a blessing to other people as well. Maging daluyan tayo ng pagpapala sa ibang tao. At syempre, ang isang napakagandang pagpapala na pwede nating ibahagi sa ating kapwa, syempre, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ano pa po? Chapter 1 verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimbolan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Di ba minsan iniisip natin, ay nung ako ay medyo malapit sa Lord, on fire kay Lord, bago-bago sa Panginoon, ramdam na ramdam ko talaga ang presensya ng Diyos. Pero ngayon medyo hindi ko na nararamdaman, hindi po yung totoo. Mabuti ang Diyos. Yung pinagsimula ng Diyos na kabutihan sa'yo, lulubusin niya yan hanggang sa kanyang muling pagparito. So kaya dapat hindi po tayo mapagod na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, hindi nga niya tinatarahan yung mga pagkakamali or pagkakasala natin or mga kakulangan natin, kundi ang binibilang ng Lord, yung mga mabubuti at kagandahang loob na ginawa natin sa Diyos at sa ating kapwa. And number 9, I cannot stand up. Hindi ko mapapanindigan. Minsan nasasabi natin yan. Kaya sabi ng Romans 14:4, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. So minsan kasi diba, syempre nasa world tayo, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Minsan we feel guilty, we feel shame. Minsan pag nalayo tayo sa Panginoon, iniisip natin na hindi ka nakarapat-dapat na bumalik sa Lord. Pero tandaan mo, sabi dito ng salita ng Diyos, sino ang pwedeng humatol sa atin? Amen. Tayong lahat ay itinuturing ng Diyos na karapat-dapat kasi nga kaya niya yung gawin sa bawat isa po sa atin. So panindigan natin kung anong pananampalataya ang meron tayo na tinanggap mula sa ating Panginoong Heso Kristo. So nanghihina ako, sabi ng 2 Corinthians 3:18, at ngayong naalis na ang talokbong nagniningning sa ating mga mukha, ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Siyempre, hindi talaga magiging smooth sailing ang lahat dito sa earth. Meron at meron tayong problema. May mga times na nanghihina tayo, napapagod tayo. Okay lang po yan. That's part of life. Pero tandaan mo, ang lahat ng yan ay mag-fade away kapag kasama na po natin ang Lord sa buhay na walang hanggan. And even here on earth, sa mga times na nanghihina tayo, kapit lang tayo sa Panginoon. Lapit lang tayo sa Panginoon. Submit yourselves then to God, sabi ng James 4:7. Resist the devil and he will flee from you. Diba? So patuloy ka magpasakop sa Diyos, sa kalooban ng Diyos.
1 Peter 2:9. Tandaan mo, ikaw ito. Ikaw ay isang lahing pinili, maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-ari ng Diyos. Pinili upang magpahayag na mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadidiman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kaya nga kung ganun pala, ang pagkakapili sa atin ng Diyos, ang pagkakakilala sa atin ng Diyos, hindi bagay sa ating mga Kristiyanong nanghihina. Dapat patuloy na nakikita sa atin yung kalakasan na nanggagaling mismo sa ating Panginoong Hesukristo na ating pinananampalatayaan. 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Tayong lahat na nakipag-isa sa Panginoon, isa na raw tayong bagong nilalang, wala na ang dati nating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Yung definition natin ngayon, yung sinabi kanina na verse, kung ano yung pagkakilala sa atin ng Diyos, na tayo ay beloved by God, tayo ay favored by God, blessed by God, yun po, forgiven by God, loved by God, yun po yung ating identity ngayon na kay Jesus Christ na po tayo. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 10, dito po tayo uli ibalik natin before we end, alang-alang kay Cristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. At sa ating conclusion, sabi ng Romans 5:2, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Tayo pong manalangin tonight, Lord. Salamat, O Jesus. Salamat sa aming Bible study. Alam po namin, Panginoon God, na kami natuto sa mga salita na aming napakinggan. Alam namin na may mga pagkakataon na kami nanghihina. Pero Lord, katulad ng mga napakinggan namin na verses, maging kalakasan po namin ito, Lord God. Patuloy na manatili kami sa inyo pong presensya at patuloy na ma-experience po namin ang inyo pong pagsama sa lahat ng aming mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya Lord, salamat for this night, sa inyo pong papuri, sa inyo pong pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen.